Magandang hapon po sa ating lahat. Nga po pala ang Coffee Bonsai Pot Vlog. Andito naman po ako sa inyo at kumakatok na naman sa inyong mga puso. Please subscribe my YouTube channel, Coffee Bonsai Pot. Ako nga po pala si Jodar Coffee. Meron po tayo ditong bagong hunt na bonsai materials. Ipakita ko po sa inyo. Ito po ay Star Apple. Ayan po. Dalawat kalahating dangkal lang po ito. Kaya napaka-iksi lang, napakagandang materials po ito. Kasi ito ay matanda na po. Tatanim natin sa ating training pot pa lang. Doon natin itatanim. Try muna natin patubuin. Siguro mga isa at dalawang taon bago na ito makikita yung kanyang ganda. Kasi may potential na po yung kanyang puno. Papagandahin na lang po natin. Ayan. Sige po. Tanim po muna natin. Ayan po, dito natin lagay yung kanyang bonsai materials. Ito po yung kanyang training pot. Dito muna natin siya pa bubuhayin para mas madali. Okay. Sige po, samahan niyo po ako. Mag-uumpisa na naman po tayo maglagay ng mga buhangin. Ito po yung buhangin niya. Naglagay po tayo ng almost 3/4 na po ng buhangin. Sa ilalim po nito may mga malalaking ganito. Tapos almost 3/4 na po para hindi masyadong malalim yung pagtataniman natin. Ilagay natin siya sa mababaw na. Ayan. Kaya dinamihan ko na yung buhangin. Mahanap tayo na ano. Siguro ito na yung front niya. Ganyan. Okay. Tanim muna natin ito. Ayan, nakatayo na. Ayos na. Pwede na. Lagyan natin buhay. Ayan po, dapat ganyan. Pag dinilig mo siya, dapat drain agad yung tubig para hindi mabulok yung kanyang ugat. Hindi siya malunod sa tubig. Dapat po ganyan ang pagre-repot or pag tatanim ng mga bagong bonsai. Hindi po yung istak po yung tubig. Kaya tatandaan niyo po na dapat yung tubig niya ay madaling bumaba. Parehas ito pag dinilgan natin. Madali po siyang madrain. Dapat po ganyan ang bonsai. Labas na po yung tubig niya. Dapat po sa ganyan may malalaking butas para hindi po siya malulunod. Hindi stuck yung tubig niya. Yan, yan po yung katayuan niya. Ito po ay Star Apple. Gawin na naman natin itong magandang bonsai. Siguro madali na po itong mag bunga kasi malaki na po yung puno.
pero dapat po nasa lilim. Dito yung pag-incubate natin ng panibago nating bonsai. Sayang itong bonsai na ito. Andan lang po sa likod bahay at wala na. Wala na kanyang kaso. Halos natanggal na sa kanyang kaso. Ito po ay matagal ko ng bonsai pero nasa wild po siya. Pero nabasag po yung lipat natin sa lalita. Tapos lagyan natin po sa isang lilim. Tantayin po natin ang isang lilim. That's it. Ganyan lang po ang pag-i-incubate ng ating bonsai or materials na bagong hunt. Mas madali po kasing mabuhay kapag ini-incubate natin yung bonsai materials. Okay? Maraming salamat po at magandang araw. Ito po ay paggabi na naman. Ay lubog na po yung haring araw natin. Kaya katapos na naman tayo ng isang bonsai. Tingnan nyo po, napakaganda. Naglalabasan lang pa lang yung talbos niya. Napakaganda. Ito na po yung balitim na pruning ko saka na wiring. Alas, maganda na siya. Okay po. Hanggang sa muli, maraming salamat.